Nakarating ako dito na wala akong tubig. Para siyang gumuho. Dumating ako dito 2016. Inakyat ko na yan. That time, medyo madami pa. Medyo marami pa kami mga spots na pwedeng puntahan. Pero ngayon, bumalik ako nitong last March yata. Bumalik ako na last March dito. Marami na yung mga lugar na nawala kasi gawa ng bumuho siya. So sa mga pupunta dyan, mga gustong pumunta dyan, extra careful po tayo. Pagka na alam natin na medyo risky, huwag na natin ituloy. Ano ba? Medyo marami na rin pala kaming mga masasayang alaala na nalikha. Ganun na din ang magagandang lugar na aming narating. Pero lagi kong naiisip na sana nakikita din ng karamihan kung gano'ng kaganda ang ating kapaligiran. Sana na-experience natin lahat ang kapayapaang hatid ng ating mga likas na yaman. Enjoy the journey to your goals. Yan ang lagi kong motto. Kaya naman mas pinili kong gumawa ng masasaya at exciting na kwento sa labas ng aking comfort zone. At araw-araw sinisikap kong ipakita sa sarili ko at sa ibang tao na sobrang sarap ang buhay. Sana maranasan natin lahat ang ganda at saya ng buhay. Ako si Gerbs at ito ang adventures ko. Good morning. Good morning. Kain tayo. Bago na naman ang ganda kaya ako. Hindi. Kain tayo, kumain na tayo kasi nalabas tayo ngayong araw. Today is my day of planning. Magpaplano niyo ako para sa buong taon. Ayan, ganito kami. Ganito ang OFW. Parang hindi na nasa. Malamig na adobo. Alright, so ready na tayo. Ano bag ko? Let's go. Punta na tayo sa ating bagong spot na hahanapin. Hanapin ko pa lang talaga yun. So wala talaga akong idea kung gaano ako katagal maglalakad, kung saan ako dadaan. Babase lang tayo sa Google Maps. And yeah, hopefully mapuntahan natin. Hahanap tayo ng magandang lugar. Ayan. Para doon tayo mag... Wait lang. Hanap tayo ng magandang lugar para doon tayo mag-unwind. So, mag-ready lang ako. Samahan niyo ako kasi... Para... Samahan niyo ako maligaw. Samahan niyo ako maglakad. Siguro mas marami ang lakad ko talaga dito. Actually, nakita ko lang talaga sa Instagram to. So, hindi ako sure kung ano yung pupuntahan ko ngayon. Kung malayo ba ito or bahala na. Basta, papuntahan natin yun. Sabi ko yung maganda tong ating adventure na ito. Panibagong adventure na naman. Para sa 2024. Ayan, para maging ready tayo. Every year talaga, nagsiset ako ng sarili ko para sa pagpasok ng bagong taon. Naka-ready ako mentally tsaka physically. So yun, lagi ko itong ginagawa every year. Last year,
hindi ako namundok. So, nandito lang ako sa loob ng bahay. And I'm gonna make it sure na ngayon, mamumundok tayo. Ay, hindi pala bundok yung mapuntahan ko. Ano lang siya? Sa baba lang yun. Wait lang. Ay. Outfit check. Ayan lang yung dala ko. Yes! Ready na! Pwede na to. Chasing sunset na naman. Pero this time mag-isa lang ako. Gustong-gusto ko talaga ng sunset. Ayan ang last na vlog ko dun sa birthday ko. Sunset talaga yung hinahanap namin. So ngayon, ako muna. Ako ang maghahanap ng spot ngayon. Ako maghahanap ng magandang lugar kung saan kami pupunta. So the next time, isasama ko naman sila. Yung iba din naman na kasama ko, hanap din sila ng lugar nila. Tapos the next time, sasama naman nila ako. So ayun lang, give and take lang kami. Kaya hindi kami nauubusan dito sa Taiwan. So, let's get ready. Tara, labas na tayo. Let's go. So ayan, dito na tayo sa labas. On the way na ako papunta sa train station. Yung tinatawag nila Fire Mountain. Pero dun sa baba ng Fire Mountain, may maganda dong lugar. So tatry kong mag ano doon. May mga kasi meron kasi ako mga nakikita nun sa Instagram na nagpo-post na naandun sila. Tatayo sila ng tent. Alright. So let's go. Enjoy muna tayo sa paglalakad. Malayo-layo ang lakaran na naman 'to. Hingal na ako. Nandito pa lang. Ang ganda ng sombrero ko. Lakas maka Pilipinas, di ba? Solo muna tayo ngayon. Solo hike, solo vlog. Hey, let's go. Tagal-tagal pa. Pambay muna tayo. Kasi, tara na. It's all good. Baba ko lang. And hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ilabas ang Google map. Okay, so sabi sa akin Google,
sa aking mop. Ito tayo maglalakad. Ito na, walkathon na talaga to. This is it. Let's go! Ay! Kailangan ko pala ng 7-Eleven. Wala! Shocking! Wala palang tindahan dito, guys. Ano ba yan? Mali yung decision ko. Paano ako nito? Kailangan kong makakita ng 7-Eleven or kahit anong bilihan kasi wala talaga dalang tubig at butane. Kailangan natin ng butane. Wala talaga. So ayun, walang tubig. Paano ako nito? Sana may madaanan ako. Good luck. Medyo malayo pa rin hinanakarin ko. Diba may mga plano tayo na minsan hindi naman talaga natin inaasahan. Hindi lahat ng plano natin natutupad. So dapat open pa rin tayo. Let's go! Diretso! So, ganda na pala ako doon. Kamay tayo ng bagay. Mayroong highway doon sa ano, sa kabilang side. So hopefully meron talaga mga tindahan doon para makabili tayo ng tubig. Although malamig naman, hindi natin kailangan ng masyadong maraming tubig. Pero kasi gusto mag-coffee eh. Coffee is life, you know. Coffee-coffee ako. Ano, ganito yung panahon malamig. Sarap magkape. Ganda. Dito ang daan. Pero anong meron dito sa taas? never ending yung pag-explore. Ay, pwede dito sa taas. Kaso lalamigin ako. Okay. Lalamigin pero nandito na ako sa taas. Nandito na ako dumaan. Siguro bababa na lang pag mayroong ano doon. Pag may daanan doon. So, let's go! Nakikita niyo yung bundok na yan? Ayun yun. Yan! Diyan tayo sa baba niyan pupunta. So, yan ang pupuntahan ko. Ganda! Perfect yung view. Ang sarap. Ang lamig lang. Ganda! Para mag-isa. Ready for B-roll. Check ng map. Alapit ko na pala. Alapit ko na dun sa kabilang highway. Nag-enjoy na ako. Alam niyo, ito din yung ano, ito din siguro yung perks pag mag-isa ka. Ganyan, kung halimbawa meron kang mga aberya or may something na hindi naayon sa plano nyo, anytime pwede mong baguhin, pwede ka mag-change of plans kasi wala kang iniisip na iba. Anytime na gusto mong umuwi or gusto mong muna muna dito mag-picture, ganun, nakakaya mong gawin na wala kang iniisip, wala kang naaabala. Tsaka pag ka mag-isa ka, hindi ka nakadepende sa ibang tao, nakadepende ka lang sa sarili mo. Matututo ka na
mag-rely sa sarili mo lang. Pero kailangan pa rin natin ang kasama. Mas masaya talaga, oo, tunay, mas masaya pag may kasama talaga. Kasi na, kakaiba yung trip nyo, iba yung saya, iba yung level of happiness pagka kasama mo yung mga barkada mo, mga kaibigan mo. Pero mas deep, mas malalim yung magiging pagkakaunawa mo sa sarili mo pag mag-isa ka lang. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, yeah. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. So ayun, lumampas na ako dun sa park. Meaning to say, wala na ako mabibilhan. Wala talaga akong tubig. Wala akong butane. So set up lang talaga ako ng tent. Magsiset up na lang ako ng tent tapos ipapakita ko sa inyo yung view. Merry Christmas sa inyong lahat at Happy New Year. Maligayang Pasko sa aking pamilya sa Pinas, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Kalma lang kayo dyan, okay pa ako dito. Still kicking pa tayo dito. Nag-enjoy tayo. Masaya tayo dito. Siguro na andito na ako. Feeling ko nandito na ako. Kasi mayroong mga tao nasa unahan ko. Excited na ako. Maganda talaga yung spot na napuntahan natin.
natin. So, ayan. Ito nyo naman. Diba? Nandiyan na ang araw. Look at the view. Wow. Sarap. Ang ganda. Nagbabadya ang langit. Kaya mamaya-maya, pack-up na rin ako. Maganda kasi yung meron kang plano for the next year. Pag magpa-planning tayo, dapat meron tayong timeline. May timeline ka kung halimbawa, dapat on this month, sa month na ganito, kailangan ma-accomplish ko na itong pagkakagay. Para yung planning mo, alam mo na mangyayari. Pag sinabi mo sa sarili mo na by January, mag-start na ako mag-gym, fitness journey, magsimula ka. Kasi kung hindi mo sisimulan, ano mo yung sarili mo. Respeto mo yung ibang tao sa pamamagitan ng bilang nagpakita ka dun sa kailangan kanila. Pero kung kailangan ka ng sarili mo, hindi mo ginawa. Unahin mo buuhin yung sarili mo bago ka tumulong sa ibang tao. Paano ka tutulong sa ibang tao? Kulang ka. Pag nag-set tayo ng goals, dapat very open tayo. Hindi ibig sabihin nag-set ka ng goal, ma-achieve mo yon. Dapat open pa rin tayo. Open tayo sa possibilities na may mangyayari talaga na hindi inaasahan. So, that's life. Ano talaga? Kasama yun sa buhay. Kailangan mo maranasan yun. Kasi kung hindi mo ma-experience yun, dirty. So, ayun, mga realizations in life. Pag ako nasa loob ng room, hindi ko naiisip ng mga ganang bagay. Pero pag nasa labas ako, lawak-lawak na isip ko. So yun din siguro yung importance na nakakalabas ka ng iyong environment. May bago. So ayun, papack up na ako and salamat sa panonood. Salamat sa pagsama ulit. O yun, nakapag-set ako ng goals for 2024. Naset ko na rin yung isip ko, yung puso ko, yung emotion ko. And I think I'm ready. Ready na ako na iwanan lahat ng kung ano man na nangyari sa 2023 at balawag natin sa salubugin ng 2024 ng masaya. Yun din yung importante. Dapat maging masaya tayo palagi sa lahat ng pagkakataon. Magkaroon man ng problema or pagsubok o ano man yan, maging masaya tayo para sa sarili natin, maging masaya din tayo para sa ibang tao. Next time meron na naman kami pupuntahan. Pag-banding kami or kung ano man ang gusto namin gawin, magsasaya kami dito na kami pupunta. Malawak yung space. Ayan, sobrang laki, sobrang lawak. So until next time, salamat ulit sa pagsama, salamat sa panonood, salamat sa pagsuporta, at hanggang sa susunod ulit, maging masaya tayo sa buhay araw-araw, nagtatrabaho at sa loob at labas, sa kahit anong mangyari, piliin pa rin na maging masaya at maging positive sa buhay. See you and bye-bye. Uy, mga mamser, baka naman pwede nyo i-subscribe.